Sa nakalipas nga na stint ng Gilas Pilipinas sa SEA Games ay kabi-kabila nga ang naging reklamo ni Coach Ot Reyes patungkol sa host country na Cambodia. Una nitong nireklamo ang madulas na flooring dahil sa linoleum na ginamit, mainit na game venue dahil sa poor ventilation at huli ay ang anim na naturalized player ng Cambodia. Pero para nga kay former Gilas head coach Raiko Toroman ay it's supposed to be Gilas nga daw talaga dapat ang mag-champion sa gold medal match. Dahil sa dominante ng Gilas Pilipinas ang Southeast Asian Games pagdating sa basketball. Hindi nga rin nakikita ni coach Raiko Toroman na naging problema ang anim na naturalized player ng Cambodia. At mas nakatulong pa nga daw ito sa Gilas Pilipinas na magkaroon ng experience dahil sa mga Amerikanong imports na pwedeng makatulong sa kanilang paghahanda sa paparating na FIBA World Cup. It's supposed to be Gilas. Cambodia play with 6 imports. Doesn't matter. At tungkol dyan mga chong, ay agree ako sa sinabi na yan ni Coach Raiko dahil isa nga sa dahilan kung bakit naglaro ang Gilas sa SEA Games ay para maging handa sa paparating na FIBA World Cup. Bukod pa yan sa pagbawi nila ng gold medal. Ayon pa rin kay Coach Raiko ay malaking na nga daw ang in-improve ng basketball sa Southeast Asia. Kaya nahihirapan ang Gilas Pilipinas. At ang nakita nga ni Coach Raiko na dahilan ng pagkakapanalo ng Gilas ay ang presensya ni Justin Brownlee. This game decided Brownlee. Quality of Brownlee decided the game, not the quality of Gilas, quality of Brownlee. Si Brownlee nga daw ang nag-decide ng laro, kaya nakuwang makuwang muli ng Gilas ang gintong medalya. Para sa akin mga chong, ay agree ako na si Brownlee ang pinaka naging dahilan ng pagkakabawi ng Gilas sa gintong medalya. Dahil sa naging solid performance nito. Justin Brownlee, susuporta pa rin sa Gilas kahit hindi mapasama sa lineup para sa World Cup. Ngayon nga natapos na ang stint ni Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas matapos nitong matulungan ang ating national team na mabawi ang gintong medalya sa SEA Games. Ay mainit nga ang usapin ngayon sa social media patungkol sa kung sino nga ba kila Justin Brownlee at Jordan Glasson ang dapat na mag-represent bilang naturalized player sa paparating na FIBA World Cup na magsisimula na ngayong August. Marami nga nagsasabi na si Brownlee ang dapat na maging naturalized player ngayong World Cup dahil sa chemistry nito na nabuo kasama ang Gilas players. At available din si Brownlee para sa long-term practice ng ating national team. Pero mas marami nga ang nagsasabi na mas okay itong si Jordan Clarkson as a naturalized player ng Gilas dahil NBA caliber nga ito at malaki ang magiging boost sa ating national team. At mukhang si Jordan Clarkson na talaga ang maglalaro ngayong World Cup dahil planado na nga daw yan ng SBP na si Jordan Clarkson ang maglalaro ngayong FIBA World Cup. Pero kahit nga ganoon ay buo pa nga rin daw ang suporta ni Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas. Dahil ayon nga mismo kay Justin Brownlee sa kanyang latest interview, ay kahit ano nga daw ang maging desisyon ng Gilas coaching staff, ay irerespeto niya nga daw yan. At mas alam nga daw ng mga ito ang makabubuti sa ating national team. Masaya nga si Justin Brownlee na natulungan nito ang Gilas Pilipinas na mabawi ang gintong medalya sa kakatapos lang na Southeast Asian Games. Pero kahit nga tapos na ang stint ni Brownlee, ay gusto pa nga rin nito na makatulong sa magiging preparation ng Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup. Kahit hindi na nga daw siya makasama sa lineup, basta makatulong lang siya sa practice ng Gilas, ay masaya na si Justin Brownlee. Dahil sa practice player naman daw talaga siya nagsimula. Para sa akin mga chong, ay sayang itong si Justin Brownlee. Malaki sana ang may tutulong nito sa paparating na FIBA World Cup. Kita naman natin ang naging performance ni Brownlee sa kakatapos lang na Southeast Asian Games at sa naging stint nito sa FIBA World Cup qualifiers na kayang-kaya nitong sumabay at bagay na bagay nga ito sa Gilas Pilipinas dahil
Team player nga ito at ini-involve ang kanyang mga teammates. Pero wala nga tayong magagawa dahil isa lang ang pwedeng maging naturalized player ng Gilas Pilipinas. Ano sa tingin niyo mga chong? Deserve ba ni Brownlee ang spot ngayong FIBA World Cup? I-comment mo lang dyan sa iba at babasahin natin yan isa-isa.